mayabang na ito ngayon. Masaya ako na sa akin. Ha? Congress na na. Yeah. Post na ito ng Pero One. Sabi niya sa akin na pag ano na yung anak natin, pag 1-year-old na, alis ka na. So, nang 1-year-old yung anak ko, sabi ko, sige, aupo, sakay na ako ng barko. Nakita ko ni Mayor Celso Lubrigat, yung former mayor ng Sambangan. That time, incumbent siya, ano, congressman. During the 17th Congress yung time niya. Nakita ko din, naging interest sa akin. Nag-interest sa'yo. Kasi, sabi ni Lano daw, very active ako sa barangay, Kagawad. Mukhang masipag ka naman. Opo, sir. Mukhang... Siyempre, batang anggirit, sir. Hindi sabihin Trained by Captain Emo. Okay. Opo, kaya po na-train sa akin. Siyempre, diba? Makatao. Makatao. Pakumbaga. Pinapayo sa akin. So, lahat sinusunod ko naman yun eh. Payo ng father ko, na ganun tayo. So, yan ang ginawa ko. So, sabi ni Mayor Celso, ano, tambo kang counselor. Eh, pero yung time na yun, sir, undecided ako to run. Gusto mo na mag-barko? Gusto ko talaga mag-barko. But then later, sabi, hindi, ano, dito ka na sa grupo, ganito. Pasado ka na sa interview lahat na ano, yung test na ginawa, pasado na. So, yun lang as counselor. Kaya sabi ko, o sige. Sige na, hindi na, hindi na. Dito na. So, yun, sumabak ako sa politika talaga 2019. I ran for city councilor sa Zamboanga. Then yun, nakakaya kasi nung nag-file ako, kasi walang mga media ang nag-uusap sa akin, yung nag-interview. Kasi hindi ako kilala. Then, sabi ko sa wife ko, sige na, yan natin dito sa Comelec, bilisan natin yung pag-ano, yung pag-fill up. Para matapos na. Matapos para makaisa. Kasi nakakaya na, yung pinapansin talaga. So, yun. After nung lumabas kami, sige na lang, Lobre, doon sa alam sa Pomelec. Kasi nandun kalaban din namin, so chanting ng chanting doon. Sabi ko, nakakaya dito, maya-maya exit. Ito kakampingin yung Lobre Gat. Kakampingin yung Lobre Gat. Ayaw na nagdala doon. So yun, talagang malakas talagang ano, sabi ko, mahirap tayo, sabi ko sa amin, mahirap. Mahirap tayo manalo dahil malakas yung kalaban. Ayun, Sa mga tweet, lumusod din. I won as number 3 councilor. Ito mo, number 3 ka pa. Opo. First time na history sa Zamboanga, yung bagong salta na naging number 3 councilor. So, yun. Nung naging councilor po ako, isa lang talaga na sa isip ko at sa layunin ko. I will work hard. Kasi as a councilor, hindi naman po ako tulad sa ibang councilor, mga lawyers and mga expert na sa politics, iba, policy makers. Kakunti yung alam mo sa pagbabarko ng ating alam, diba? Pagbabarko. Okay. Pero when it comes to regulation about sea, alam din natin. So yun ang ginawa ko. Sabi ko, ang unang ginawa ko, sir, tulad sa barko, tahimik lang ako, inobserbahan ko yung mga ginagawa, ganun. So, minamasdan ko, ganito pala to. Ganito pala pa mag-ano ka ng resolution. Eh, pag mag-ano ka na, mag-propose ka ng resolution, pag ayaw ng kalaban mo, babanatan ka. Kasi kailangan pagtanggol mo. Yung mga lawyer yun, ipagpagtanggol mo yung resolutions mo. So, minsan, nag-iinitan, taasan ng boses, ako naman, ganun din minsan, yung nangangantsaw din ako. Pero siyempre, mga, ano ba sir, marinero tactics ba yung mga ano na kuha natin, no? Kasi I'm able to pass a proposed resolutions, a lot of resolutions na ginawa ko for Zamboanga City, and then ordinance, I revise ordinance kasi may mga tricycle kami doon na ipe-pace out sana by 2023. So, ang ginawa ko, dahil doon sa Euro 4 emission, kaso wala naman yung Euro 4 na tricycle. Kaya saan tayo pupunta sa mundo, walang motorsiklo na Euro 4, hanggang Euro 3 lang. So, from Euro 4 yung ordinance, binaba ko to Euro 3, rinibise ko siya. Para lang makapasa yung mga...
para makapasa. Marami po tayong naitulong mga tricycle driver. Ano? Ngunit ni sana ngayon 2023, no, December 30 of 2023. Ano 2023? Mabe-face out na sila. Oh. Effective 2023. So, kawawa po. Ayaw ko na mangyari yun. Siyempre, naintindihan natin kung anong buhay ng mga mahirap. Kailangan natin tulungan. Ano gusto ko sa'yo? Ah, sige, sige. Kayo pa. Tapos, yun, 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 paano ka naging congressman naman? Nagtuloy-tuloy na. Malayo to sa plano ko, sir. Hindi sana ako tatagbo congressman. Oh. Sabi ko, tatagbo akong councilor ulit. Yeah. But then it so happened, that time yung father, yung barangay captain sa Ayala, then nagkasakit siya. That time, kasi may stage. Pero nag-retire na yung father mo? Nag-retire na siya. Oh, pero active pa rin yung license niya. Oo, oh, di ba nakapalitan ko pa siya sa Milati sa Hato? Yes, sir. Oo, oh, kaya yung huli, hindi ko alam nung tumigil na siya nung pagkatapos nung palitan. After nun, sir, sumakay pa rin siya hanggang 2009. Then 2009, nung nandiyan siya may cancer, hindi na siya bumalik. Yeah. At so, least, nagkasama pa na kayo sa politika. Nagkasama. At saka, nagkasama rin kami sa barko. Ah, ako nga pala. At saka magkadete ako. Natupan din yung siguro pangarap niya na yung pagiging sa politika. Nalampas ako. At least masaya siya. Opo. Noon, medrin niya na kasi si daddy noon. Ah, 2021. Pero nakakalakad pa rin. Pero hindi na gano'n. Kasi masakit yung cancer yun sa likod. Sabi ko, daddy, ano ba? Panalo tayo. Yung panalo. Sabi ko, daddy, ang kalaban natin, malakas to. One of the most influential political rank sa Buanga City. Siyempre, opo sir, two-termer congresswoman, three-termer city mayor. Tapos yung family name, they're very known. And I respect her a lot kasi teacher ko yun sir sa Ateneo. Teacher ba? Teacher ko po. Mahal ko po yung teacher ko. Ayaw kong kalab. Sa akin sir, nung counselor ako, I really work hard. Before pandemic, sir, nagtrabaho na ako. Picking up mga garbage sa mga barangay. Talagang hands-on ka? Hands-on ako. Hindi ko trabaho yun, pero ginagawa ko po yun. Gusto ko talagang tumulong, umunlad yung Sambuanga. Eh yun, pandemic time, ako unang-unang lumabas. Na-issuean pa nga ako dati sa face mask, gumawa ko ng face mask, tapos nilayan ko ng pangalan ko, wala. So, binanatan ko ng mga media, tsaka yung mga ano. Kaso sir, that time, walang face mask talaga. Initiative ko yun, I sold about 25,000 face mask. Pinatay ko sa First Sambuanga City. Binibigyan sa frontliners, sinupupunta sa taong. So, walang face mask, mahirap that time. So, yun ang naisip ko, may personal money. Sabi ko, lalagin ko yung pangalan ko, hindi naman kailan ng gobyerno yun. Pero maganda sir, nung pinanatan ako, may mga sumalo sa akin. Buti nga nagbibigay yan. Kayo, sa anong comeback nyo? Wala. Ano? So, alam mo yung nagbumana sa akin, in-erase niya yung post niya. Then, ang daming umatake sa kanya. So, when you do good things pala sir, may kakampi ka. Ganun naman talaga. So, yun. So, yun na. I ran for Congress. After that, no? I ran for Congress. Tuloy-tuloy yung servisyo ko. Hanggang ito, congressional election, mahirap, sir. Kasi mahirap talaga yung kalaban natin. Malakas. Marami silang resource. Ako, wala. Nagbibigay sila 5 kilos of rice. Ako, 1 kilo lang. So, sabi ko, hindi ko kaya habulin yun. Pero with all of my heart, yung ginawa ko is trabaho lang talaga at saka tumulong. At saka yung promise ko na hindi ko kukunin yung sahod ko, ibibigay ko sa tao. Yun ang ginawa ko. From kagawad to councilor hanggang ngayon congressman. Ang kinukuha ko lang sila yung for daily flight ko expenses papuntang Manila. The rest of the salaries, ganun sa tao binibigay ko. Tulad ngayon, nagkabaha sa Sambuanga, maraming bahay na sumama sa ano. So, more or less, nakapagbigay tayo ng mga almost 300 temporary shelters. Bumili ako ng kawi, yung atip, tapos mga plywoods, then binigay ko mga pako. Alis makapagtayusin na ng bayan, 10 foot by 10 foot, kaya paano may matirhan sila. I'm talking yung mga sa grassroots level, mga mahirap talaga na walang-wala.
So sabi ko, I have to be visible. Yun ang sanin ng pagka-aksidente ko. Dahil yung hinahabol ko. May hinahabol ako that time kasi that was November 4, about 2 p.m. Dumating si Senator Aimee in the morning. Then he flew to Cotabato. From Cotabato, babalik siya na Zamboanga. Alam ko, 2:30 na sa Zamboanga. So I was visiting yung mga barangays na affected sa flooding. So pagdating ko sa isang barangay, may meeting kami kasi magbibili sa akin ng bigas, may magdodonate. Nandun ako sa parking na pag ganun, binangga ko ng motor dito sa side. Ayan, di tayo natuloy na. Dahil di tayo natuloy, galit na galit yung misis ko sa akin. Dahil ng motor. Kasi ng motor ako, sabi niya, may mga ano ka na nga, may kotse ka. Sabi ko, sanay ako magmotor, sabi ko sa kanya. Before pa tayo nag-asawa, nagmumotor na talaga ako, sabi ko. And yung motor ko yung, ano, yung... Sa maybe kasi gano'n sa mga, nakikita ko yung mga rap, yung mga sakya. Mahilig talaga ako sa 4x4. Ever since, di pa ako nag-political, meron kasi yung tatay ko bumili sa akin. Kaya yung sasakyan na minana ko sa father ko, nandun siya, hindi ko binenta. Siyempre, remember. Because, you know, talagang pre-serve ko. Yung mga bigay sa akin lahat, kaya yun. Itong ano ko, bigay ito ng tatay ko, sir. Ang necklace ko, tatay ko pala nagbigay. So, nandito pa rin, tinatago-tago ko pa rin. So, yun, sabi ko, mago kasi tatay ko, sir. Kaya sabi ko, I have to support him until his last breath. Yung, ano. And yun, nawala na siya last January 23. And it's very good, sir, kasi alam mo, isa sa mga ano ko, when I run for councilor, even sa Congress, nagdarasal talaga ako. Kahit sa back ko naman, sir. I really pray hard, sabi ko, sana bigyan ako ni Mama Mary ng ano, gabayan ako na mananalo ako. If ever I win nila as councilor, I want to be in higher position, sabi ko, para I can lead our people. Makatulong talaga, kasi councilor kulang, sir. Nakakulang talaga, hindi mo kaya gawin yung gusto mo. At least ngayon, iba yung Congress, mas marami, sir. At least, ikaw ay chairman. Proud na proud ako na... thank you so much, na, sir. Nga, talagang, at least, ikaw nga, yung kung ano man yun na itulong ko nung panahong kruwa hanggang ngayon sa panahong ito, di sabi ko nga, proud din ako sa nangyayari sa buhay. Malaking diferensya yung, sir, yung ginawa nyo sa akin, yung disiplina. You know, yung trainings na natuto niyo sa school niyo from Philippine Merchant Marine Academy, yun din ang pang-influensyan kami. Although, you know, we're also trained by our school, pero iba yung nandun kayo bilang kapitan namin, parang, ano ba, turing namin, tatay talaga sa barko eh. Parang talaga siya matatay. Naalala ko, sir, kumapasok tayo sa Singapore Street, galing tayong pasirkulang, nasa Semarang tayo. Tapos pinapalinis ako ng bridge wing. Okay sa ko noon, naglilinis ako ng bridge wing. Tinitignan ko kayo, sabi ko ba doon yung pala yung tatay ko. Sabi ko, balang araw maging ganyan din ako. Ayos yun. Ika nga, nahigitan mo pa ang kapa mo. At yan, at least marami kang matutulungan pa. Katulad ko, kaya yung ginagawa ko rin naman eh, para makatulong din sa kapwa natin na marino, sa maliit ng bagay. Opo, sir. Yan ang... Hopefully, yan, nandito na si Congressman. Hello. Thank you so much, sir, for visiting me here.